Ang nakaraan. For together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. Ang namin dito ay all white. Maliban sa sapatos, kailangan black. Pero yung mga nurse, syempre, white yung sapatos sila. Kaya nagre-request ako kay Lola na magbaon ako ng lutong bahay. Pero pagdating ko ng school, na-surprise ako sa baon ko. Abangan. Okay, itutuloy natin ang kwento ng high school life part 1. So, part 2 to. At dito nyo na malalaman kung ano ang ibinaon sa akin ni Lola. Basta mga common na baon lang din katulad ng hotdog, itlog, burger patty, chicken nuggets. Pero yung chicken nuggets pang mayaman yan. Once a year lang ako nakakatikim yan. Siyempre, hindi ko nabanggit yung binaon sa akin. Yung binaon sa akin, matamis yun. Parang hotdog, tapos malagkit. Ah, sige, imagine mo ko ano yun. Tapos kulay brown, at yun ay... Masarap ba? Palagi na lang itong binabaon ko. Sana naman may sabaw. May sabaw na mahihigop. Tignan mo to, malagkit pa. Kailangan mo patusukin ng tinidor. Sobrang tamis ay nako. Oo nga no. Longganisa. Skinless longganisa. Kumakain ka ba nun? Yung sobrang langkit pa. Yun yung binaon sa akin ni Lola. Wala din pinagkaiba sa hotdog. Pero okay lang. At least may baon. Hanggang sa tumagal, sa kantin na lang din ako kumakain. Dati sa kantin namin. Dati. Kasi hindi ko alam kung meron pa din hanggang ngayon. Bago ka makabili ng pagkain mo, kailangan mo munang bumili ng ticket. O parang papalitan lang yung pera mo. Halimbawa, yung 20 pesos, ipapalit mo sa ticket na 20 din. Ang daming alam. Ay nako, kaka-stress. Kaya dati yung bag ko punong-puno ng piso na ticket. At nasayang kasi hindi ko naman nagagastos. At dati rin bago dumating yung mga panahon na kumakain ako sa kantin, lagi ko lang lunch ay C2. Huwag yung gagawin yun ha, buti hindi ako nagka-ulcer dati, kaya sobrang payat ko noon. Kasi yun yung lunch ko. Yun lang, as in. Yun lang talaga, wala nang iba. Wala kaming pake! Kaya nga storytelling, diba? Nagkakwento ako eh. Shut up. Okay, move on na tayo sa pagkain. Kahit mahirap makamove on. Joke lang, yung ibang part ng high school life ko na ikwento ko na, kung hindi nyo pa napapanood ito ang mga title ng video, ayan, ilalagay ko na lang sa gilid. Panoorin nyo kung trip nyo, pero kung ayaw nyo, okay lang din. Like mo na lang yung video na to. Tapos subscribe ka na. Kung napanood nyo na, sa tingin ko alam nyo na kung paano ako natutong tumugtog ng instrumento. Kasi nga sa high school life ko o naming mga kabatch ko, madalas kami nagkakantahan at nagtutugtugan sa loob ng room. Lalo na't may teacher kami dati na sobrang close namin at magaling din siyang kumanta. Si Sir D. Hindi niya totoong pangalan, bale, nickname niya lang yan sa pagiging teacher ata. Kaya yung gitara ko noon, FYI, nasa akin pa yun hanggang ngayon. Lagi nandun sa school. Kasi ang buhay naman natin nung high school, kahit ngayon, yung mga high school ngayon, kung high school ka o senior high, ay lagi kang nasa school. Yun lang, ganun ng pang-araw-araw mo. Araw-araw nandun tayo, maliban na lang sa weekends. Pero minsan may pasok din kapag Sabado, di ba? Oh, depende sa schedule mo. Kasi senior high, hindi ko alam. Wala akong alam sa senior high kung may Saturday class kayo. Pero kapag high school lang talaga, yung basta grade, parang elementary grade 1, 2, 3, 4, 5. Di ba Monday to Friday lang? Pero minsan, kapag may bagyo, di ba? Tapos madalas mag-suspend ng klase, magkakaroon ng Saturday class. Mas nakaka-stress. Kaya huwag kayong matuwa kapag bumabagyo. Baka sa susunod, 7 days na ang pasok nyo. Pati Sunday, meron na din. Pero may advantage pa din kapag may pasok ka ng Sabado at Linggo. May baon ka. Kami dati na sobrang close namin at magaling din siyang kumanta.
si Sir D. Mabuti na lang may Sir D kami dahil mahirap magpapasok ng gitara sa school namin. Kailangan pa ng letter. Gagawan mo pa ng kasulatan kung para sa ang subject yung paggagamitan ng gitara, tapos papapirmahan mo pa sa teacher kung sino yung teacher mo sa subject na yun, kung saan mo gagamitin yung gitara. Ay, naku, mga proseso na yan. Proseso ah, hindi professor. Proseso. E kapag si sir ang nagpapasok ng gitara namin, tuloy-tuloy lang, walang letter, walang ano, walang kung ano-ano. Katulad ng teacher namin dati sa music, na nagdadala ng piano. Kasi yung teacher namin na yun, siya yung naghahawak ng HL sa amin o tinatawag na himiglantinyan, mga pa-choir ng school namin. Kaya para hindi na kami mahirapan sa paglabas at pagpasok ng mga instrumento, iniiwan na lang namin doon sa faculty room. At sa high school life ko din naranasan yung mga intrams o intramural sports activities, basketball, badminton. Wala kaming soccer kasi yung school nga yun, isang building. Volleyball, meron kami. Hindi ako naglalaro ng basketball noong first, second, third year ng college. High school. Palitan natin to ng high school. Mali yung script ko, sorry. Ayan, napalitan ko na. Pero pagdating ng fourth year high school, bakit college yung nasa script ko? Ano ba yan? May teacher kami sa PE or... Ay, ba't may or? Teka, mali-mali naman script ko. May teacher kami sa PE at papalaruin yung mga hindi marurunong na mag-basketball sa intrams at volleyball. At yung mga hindi marurunong na yon, hindi lang maglalaro. Kung hindi kayo yung magiging starting lineups, kayo yung mga maglalaro sa first quarter. Kayo yung mga unang maglalaro dun. At isasab lang kayo o papaupuin lang kayo kapag nakascore kayo. Yun. Yun lang. O kaya ma-foul out yung isa mong ka-team. At yung foul out na yan ang ginawang paraan ng mga kaklasiko noong nag-start na yung game. Pero bago natin simulan ng laro ng basketball, maikwento ko muna sa inyo ang pagpapractice namin bago maganap ang intrams. Saan tayo magpapractice ng basketball? Doon na lang kilakulin. May court doon sa kanila. Kaming mga kaklasiko tuwing uwian, naglalaro kami ng basketball. Itong mga panahon na to, fourth year na kami kasi ito nga ang record sa amin, maglaro ng basketball. So nag-practice kami maglaro ng basketball halos araw-araw, pero may isang linggo na hindi ako nakapaglaro o nakasama sa kanila mag-practice mag-basketball. Tapos nung sumama ulit ako sa kanila, sabi sa akin ng isa kong kaklase, "Dapat madalas kayo maglaro ng basketball. Tingin mo si Arkin, puro basketball sa PlayStation, tumataba na. Anong sinabi mo? Ako? Mataba? Nga no, tama ka dyan. Kaya tara, laro na tayo." Siguro chinecheck ng prof namin kung sino-sino yung hindi marurunong maglaro ng basketball sa amin. E nagkataon na marunong ako mag-dribble. Dribble lang ah, dribble. Hindi ako marunong magtawag dito. Wala akong moves na alam, yung mga malulupit na moves ng basketball. Basta marunong magpatalbog ng bola tapos mag-jogging habang tumatalbog. Kasi kapag marunong ka mag-dribble, mukha ka ng magaling. Kahit saan ka pumunta, basta marunong ka mag-dribble, okay na yun. Ayan. Ayan ang starting lineups. Hindi ako nakasama sa starting. Kasi akala siguro ng teacher namin marunong ako mag-basketball. Kasi minsan naglalaro kami sa PE. Kaya wala akong maipapakitang highlights o animation highlights tungkol sa basketball. Dahil hindi nga ako nakapaglaro ng basketball sa amin. Pinipilit ko pa nga yung teacher ko na maglaro ako dahil sayang yung pinagpraktisan namin ng ilang buwan. Gusto ko sumabog, gusto ko sasabihin ng mga masasamang mga words. Pero hindi niya talaga ako pinasok. Hindi naman kasi talaga ako naglalaro ng basketball. Natalo kami ng lower year kasi ang starting lineup nga namin, hindi lahat marunong. Kaya yung isang player, final out ng ka-team ko, tapos pinalitan nila ng marunong. Hindi pa din nakahabol kasi nga natambakan na kami. Pero pagkatapos ng batch namin, kasi fourth year na yun, diba? Gagraduate na kami. May mga magagaling sa lower year mag-basketball at pinagplanuhan nila na magsama-sama sila sa isang section pagdating ng fourth year nila.
dahil nalaman nila yung technique ni Madam P.E. sa intrams pagtungtong mo ng fourth year. Ayun, paglalaro yung mga hindi marunong. Kaya nanood kami ng intrams nila. At lahat sila marunong. Kaya sila ang nag-champion. Hello guys. Pasensya na kung walang magandang napuntahan yung story na to. Kung medyo pangit yung ending. Kasi gusto ko lang magkwento kung ano yung mga nangyayari dati nung high school pa lang ako. Yung mga experience. Parang ginagawa ko siyang modern diary na papanood nyo ganun, hindi lang nakasulat sa libro o sa diary, sa notes, mga ganun. Wala lang, gusto ko lang magkwento. Pero sa susunod, syempre, sa mga iba kong content, gagawa natin ng magandang story yan para medyo maganda naman yung ending. At yun nga, maraming salamat sa panonood. At i-re-remind ko lang kayo ulit, kung gusto nyo ng t-shirt, ito yung mga t-shirt na to. Kung gusto nyo yan, mag-comment lang kayo sa baba ng t-shirt. Basta kahit anong sabihin nyo, gusto ko ng t-shirt o t-shirt lang, ganyan, t-shirt. Basta may t-shirt, okay, para malaman ko kasi na may mga gusto ng t-shirt. Tapos ang gagawin ko, mag-random pick ako. Kung merong application na random pick o basta mga dyan sa internet, gagamitin ko yon para, syempre, para patas tayo. Basta kung gusto nyo lang sumali, yun lang, mag-comment lang kayo ng t-shirt kung gusto nyo itong t-shirt na to. So, ayun. Good luck sa inyo. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe. Yun lang siguro. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.